pagdating sa thyroid, gumagamit kami ng radioactive iodine. Mm-hmm. Ito isang form ng iodine na radioactive, no? So, binibigay ito sa mga pasyenteng hyperthyroid, mm-hmm. yung overactive, kung hindi na kaya ng gamot. At dun sa may mga thyroid cancer, kung kinakailangan. Mm-hmm. Eh, ito nga pong isa nating tagapakinig ang kanyang nga problema. Ay, nagpa-opera na raw siya mm-hmm. sa kanyang thyroid. Eh, tinatanong niya kung uulit pa raw ba ito. Kasi umulit na raw after the first operation. Eh, ngayon eh, natatakot siya baka umulit na naman. Si Dory Ramos ng Pasig. Oo. Kailangan natin kasi kada operasyon meron yung tinatawag na surgical histopath, no? Mm-hmm. So, kailangan natin malaman ano ba yung klase nung tinanggal sa kanya yung bukol. Mm-hmm. Yung klase ng cells na nandun sa thyroid. No? Kung ito ay thyroid cancer, may posibilidad na umulit. Mm-hmm. Kanya nga, importante yung laging nagpapatingin, nagpapamonitor sa doktor. So, kahit tanggalin na ang thyroid niya, pwede pa rin na magkaroon ng kung cancer? Kung ito yung type na thyroid cancer. Ah, okay. At dito naman pumapasok yung radioactive iodine. Mm-hmm. Kaya ginagawa ang radioactive iodine sa mga pasyenteng may thyroid cancer, linawin ko lang, no, yung thyroid cancer dapat ooperahan, no? Mm-hmm. Tinatanggal yung thyroid. So, pantulong lamang yung radioactive iodine para ubusin kung ano man yung naiwan na thyroid mm-hmm. tissue sa katawan. Kasi may posibilidad na baka yung naiwan na yun ay may cancer pa at kumalat. No? Mm-hmm. Eh, mahirap gamutin pag kumalat. So, ginagawa, inooperahan, at kung kinakailangan, i-radioactive iodine. Mm-hmm. Ito naman, ang tanong niya ay tungkol dito sa imbalance nga sa thyroid hormones. Ito bang lahat ng thyroid imbalance daw ay maaari maging goiter? Tanong ni Eloisa ng Taguig. Oo, ito yung sinasabi ni Dr. Nemi kanina. No? Ulitin ko lang yung pag sinabing imbalance kasi merong hyper, yung kakulang sobrang thyroid hormone or kakulangan, ano, yung hypo. So, pwede siyang maging goiter, no? Although may mga instances na may imbalance sa thyroid na halos wala kang makikitang bumubukol sa lihig. Mm-hmm. In other words, walang goiter. Mm, pero Dr. Nemi, lahat ba ng goiter ay ibig sabihin may thyroid problem ka na? Ay, hindi rin, no? Uh-oh. Ibig sabihin kasi pag sinabi mo kasi yung thyroid imbalance, ibig sabihin nga natin kanina yung level ng hormone mo na T4-T3 ay either kulang mm-hmm. or sobra. Pero yung goiter, kasi yun yung medyo hindi malinaw sa mga normal na nakikinig, ano, Maru. Ang akala nila, pag sinabing goiter, iisa na yun ng hyper at hypo. Hindi, magkaiba yun. Mm-hmm. So yung goiter, yun yung itsura. Mm-hmm. Kapag ka malaki, may goiter ka. Mm-hmm. Kapag ka may bukol, goiter din ang tawag namin doon. Or kaya nodular goiter. Pero, isa pang aming sinasabi, hyper ka ba? Mm-hmm. O hypo? O normal? Yun naman yung dami ng iyong thyroid hormone. So, hindi lahat ng taong merong goiter ay labis o kulang ang thyroid hormone. So, pwedeng normal yung maaring thyroid hormone. Normal. Ang tawag namin doon, non-toxic. Mm-hmm. Non-toxic goiter. Yun yung normal lang kanilang T4-T3. Nagkataon lang, meron silang goiter, may bosyo, or may nodule. Lumaki lang yung bukol. Lumaki yung parang, bukol or meron lumaki yung thyroid. Parang benign, parang gano'n. Iba naman ulit yun. Yung benign naman ay kakaibahan naman yun kung cancer o hindi cancer. Pagka benign, hindi cancer. Yun naman ang kanina sinasabi naman ni Dr. Ruben, yung ate namang cancer. Iba naman yun. Ito ata, Dr. Nemi, yung tinatawag nilang simple goiter na lumalaki nga yung thyroid pero walang imbalance sa thyroid. Normal ang T3 at saka normal ang T4, no? So, lumalaki lang siya, pero normal pa rin ang function ng thyroid. Anong pwedeng gawin to, Dok? Okay, siyempre kasi, minsan hindi magandang tignan, eh, di ba? Sa totoo lang, ang pinaka-ugat nitong karamihan na to, usually, nasa iodine pa rin, eh. Mm-hmm. So, ang ginagawa pa rin natin, pinapayuhan pa rin natin sila na dapat maging sapat yung iodine sa kanilang kinakain. Mm-hmm. At bukod pa dun, kung talaga makita natin na sapat na yung iodine pero malaki pa rin, may goiter pa rin, mm-hmm. meron naman talagang mga maaring gawin, lalo na kung halimbawa sa sobrang kalakihan ng goiter, parang sinasakal na yung pasyente, nahihirapan ng lumunok, nagbabago na ang boses. Hindi makahinga. Hindi na makahinga dahil sa laki ng goiter. Mm-hmm.
yun yung mga pasyenteng talagang pinapayo namin na magpa-opera na para lumiit o kaya bawasan yung kanilang thyroid na sobrang laki. Okay. Oo. Pwede ko bang dagdagan yun? Yung iodine na sinasabi ni Dr. Nemi, supplementation yun. Hindi yun yung radioactive iodine. Ano? Mm-hmm. So, hindi kasi pwedeng gawing gamot, ordinaryong gamot yung radioactive iodine. Mm-hmm. So, yun yung sinasabi niya. Iodine supplementation. Nakadalasan pwede natin makuha sa pagkain. Gamit lang ng asin, ano? Iodized salt. Oo. Ay, paano sa pagkain? Meron ba mapagkukunan ng iodine para masupply? Yan, mga seafoods, mga seaweeds, no? Halaan. Mga seashells, tahong. Shrimp, pwede rin ba? Pwede. Ng iodine no? Yan, oo. So, lahat ng seafood, pwede. Fish, pwede. Oo. Yes. Pero paano naman kung kunyari nasobrahan ka naman pala dun sa iodine, oo. Kung sumobra naman, pwede kang una-una pwedeng magkaroon ng hyperthyroidism kasi nagbibigay ka ng kung yung iodine kasi ginagamit sa paggawa ng T3 at T4, no? Mm-hmm. Kung masobrahan ka noon, pwedeng magkaroon ng manifestation ng hyper or pwede rin yung tinatawag na pamamaga ng thyroid gland, thyroiditis, no? Mm-hmm. So kung masobrahan ka, paano yun? Titigil ka ba sa pagkain ng mga may iodized salt or may iodine? Pansamantala naming pinapayuhan ng mga pasyente na kapag hyperthyroid sila, yung panahon na sila ay hyper, kung pwedeng bawasan muna ang pagkain ng mga pagkaing sagana sa iodine at paggamit ng iodized salt para lang hindi makadagdag sa sobrang iodine na sa katawan nila. Mm-hmm. Ito naman, tinatanong nitong isa nating listener, nagpa-lab test daw siya noong December 10. Ang impression daw, normal size thyroid gland with small nodules in the right lobe. Wala po bang delikado dito? Yan yung aming pinag-uusapan kanina sa aming convention. Ano? Mm-hmm. So, kung normal ang thyroid gland at may maliit na nodule, kailangan siguro, ano, kung ako kasi, gusto ko makita ko ano itsura ng nodule na yon, ano? Depende kasi kung ano yung small nodule, kung ano yung size. Ultrasound, ano? Kailangan makita ano yung karakter ng nodule na yon. May sinabi ba siya kung ano yung karakter at ano yung size? Sabi lang, normal size thyroid gland with small nodule. So wala pong kasi, sizes. So, kailangan natin ano ba yung small, ano yung size na importante sa amin yon. Ano? So kailangan ipakita. Tama yun, dapat nga magpakonsulta siya sa doktor kasi mga thyroid nodules na to, hindi naman lahat ng thyroid nodules delikado. Yun siguro ang gusto ko ring ibahagi doon sa ating nag-text, no? Huwag ka agad matakot, kailangan muna magpa-check up sa doktor, ipakita sa doktor kung ano man yung nakasulat doon sa mismo ultrasound dahil hindi naman lahat ng bukol dapat na ikatakot. So paano malalaman kung may thyroid problems ka? Isa bang ultrasound? Hindi naman, ano? May simpleng paraan. Mm-hmm. Lahat naman tayo siguro humaharap sa salamin, ano? Mm-hmm. Tinatawag natin 'tong self-check. Self-check. No? Self-check. Ikaw mismo, no? Wala kang mura, wala kang gagastusin. Mm-hmm. Maliban lang siguro kung wala kang salamin, ano? Lahat naman tayo may salamin, at araw-araw ay tumitingin sa salamin. Mm-hmm. Tingnan mo yung bandang ibaba ng iyong liig, no, sa harapan, sa ilalim nung tinatawag nating Adam's apple, na prominente sa mga lalaki. Mm-hmm. Kumuha ka na isang basong tubig, no? At uminom ng mga isa, dalawang lagok. Tingnan mo kung may pag uminom ka at tinignan mo sa salamin, pag may bumubukol, tumataas dun sa bandang ibaba, malamang ikaw ay may goiter, no? Pag uminom ka, tapos may tumaas sa bumubukol. Hindi yung Adam's apple, hindi naman kasi gumagalaw yun, ano? So pag may gumagalaw doon, malamang ikaw may goiter, no? Mm-hmm. Yung sa akin, karamihan naman, hindi naman mo kailangan din. Tumingin ka lang sa salamin, makikita mo pag may bumukol. No? Mm-hmm. Tumingala ka, dapat tumingala ba? Tumingala ka, no? May bumubukol doon. Mm-hmm. Kung hindi ka sigurado, ayan, punta ka sa doktor. At anong mga i-recommend ang test ng doktor? Okay, Nemi. Actually, ang pinakasimpleng ginagawa namin kadalasan para lang malaman kung may bukol ka o wala, yung ultrasound. Mm-hmm. Pinapa-ultrasound namin yung leeg ng pasyente kasi yun ang pinaka-effective na paraan para makita yung mga maliliit na bukol. Kagaya na sinabi mo kanina sa nag-text sa atin, meron siyang small nodules. Makikita mo lang yan sa ultrasound. Mm-hmm. Pero bukod doon, nagpapagawa rin kami ng test sa dugo. Mm-hmm. Dito namin tinitingnan kung yung level ba ng T4 at T3 sa yung dugo ay normal. Mm-hmm. At isa pang pinakamahalagang test yung tinatawag na TSH. Mm-hmm. TSH ay ibig sabihin thyroid stimulating hormone. Hormone naman ito na galing sa utak na nagsisignal naman sa thyroid
para gumawa ng T4 at saka T3. Dapat yung tatlong yon balanse. Mm-hmm. Ibig sabihin, normal dapat sila. Ano yung normal level? Depende sa laboratorio at depende rin minsan sa edad. Mm-hmm. Pero kadalasan dito sa atin sa Pilipinas, batay sa mga pag-aaral, ito ay naglalaro sa pagitan ng 0.4 at saka 4. Yun yung ating tinatawag na TSH value. Mm-hmm. Oo. Eh, ito nga, merong nagpa-lab test nga raw dito. Hinahanap ko lang. Hindi ko makita. Anyway, sa ECG rin daw ba nakikita ko may thyroid problem? Siguro kasi nabanggit niyo yung palpitation kasi kanina. Hindi direkta. Oo, kasi hindi kung makikita mo lang sa ECG kung mabilis ang tibok ng puso mo o mabagal ang tibok ng puso, mm-hmm, maaari na tignan ng doktor, baka mayroon kang problema sa thyroid. Mm-hmm. Mabilis o irregular yung tipo ng puso. Yun, malamang. Eto, nas may nakakaparo siya sa kanan ng kanyang lalamunan. Goiter din daw ba yun? Ganon? O dapat nasa gitna lang? Hindi naman. Pwede, no? Tulad na sabi ko, pwede siyang tumingin sa salamin, no? Mm-hmm. Self-check. At kung yun ay gumagalaw, umaakyat habang lumulunok siya, malamang galing sa thyroid yun, ano? Pero dapat lang siguro yung malapit sa gitna. Kasi kapag sobrang malayo na sa gitna yung nakakampanyang bukol, baka hindi yung thyroid. Baka, hindi na, no? Baka may ibang bukol. Na. Siguro yun yung ibig sabihin ni, kung wag naman yung tabing-tabi. No? Male daw siya, 20 years old. Normal lang ba na talagang malaki daw ang kanyang Adam's apple? Or pwedeng may suspicion of goiter kapag ganun, sobrang laki daw, prominent ng kanyang Adam's apple? Kasi yung ating Adam's apple, ano yun, bahagi talaga yan ng lalamunan. Baka akala ng mga tao, pag sinabing Adam's apple, lalaki lang ang meron. Lahat, babae at lalaki, meron yan. Ang tawag namin dyan, thyroid cartilage. Mm-hmm. Nagkataon lang, mas maumbok ito sa mga kalalakihan. May mga tao kasi na no, kapag ka ikaw ay payat at mm-hmm, ikaw ay teenager, mas kita yung leeg mo. Mm-hmm. Kaya tuloy, mas prominente yung Adam's apple. Mm-hmm. Pero kapag ikaw mas tumaba-taba na at nagkalaman-laman na, mm-hmm, minsan di mo na makahalata. Mm-hmm. Maaring ganun yung nag-text sa atin. Baka, dahil nga teenager pa lang siya, maaring baka payat siya, no? Although hindi naman siya nagsabi kung ano yung kanyang timbangan, no? Kung talagang maliit ang leeg mo, mas madaling makita. Pero malayo yung Adam's apple sa goiter, kung kunyari, medyo lalaki yung goiter. Medyo malapit-lapit ng kaunti. Ah, okay. Sa bandang ibaba ng Adam's apple kasi yung goiter natin. So, malalaman niya kung goiter yun, kung kunyari, doon na lumalaki sa ilalim ng Adam's apple niya. Tama yun. Oo. Ito yung kanyang laboratory, Doc. Eh,